blacklist yung pwedeng atake dito ng blacklist kasi naka-bounty si full clip. So ibig sabihin yan, so, gigera sila ng gigera. Ay, ang kailangan nila ay burst. Meron na agad sa baba oh. Sa baba. Inikot na ni ano si Balmon, binantayan niya na rin yung kanyang ano orange buff. So buff count pa lang, maganda ng senyales at signos to sa isang Ling. Oo, pero pag tumagal to, ang taas ng damage and makunat pa rin ang Omega PH Esports. Magpuumpisa lang dito ang laban pag ang Blacklist International gumera na kanina. Yung Ling, nakuha, meron pa silang orange pa, pwede pa i-contesto ng Omega, pero nakabantay ng matindi ang Blacklist International. Level 3 ngayon. Level 3 ngayon si Full Clip at mukhang mauuna siya sa kanyang level 4. Yeah. Ayun na nga. Ayun, against sa JZN. Pwede nila bakintong wave sa mid. Kung may stall yun kaga ni Dexter, pero they will rotate on top. They want the Yuzong level 2. Yeah. Pero ang ginagawa ng Omega PH dito, alam nila na may threat na meron ang Blacklist. Kaya mas inuunahan nila sa clear wave. Inuunahan nila para kahit papano makaangat agad. Ito na naman yung coin dance. Shinbu, Heath, and Haze are here. Level 3, full clip. Another steal. Nakuha na si Kanya. Retribution is there. Is very, very wise. So far, medyo, alam natin, dapat early game na siya in Haze dito. Ano yung problema? As the game drags on, he will be lacking in mana. He has to recall. Baka alam na yan ng Blacklist International. There is a time limit on the Cyclops. It is determined by the mana. Kailangan niya kasi mas mapipilitan ka mag-spam kasi you want to utilize the cooldown reduction of every skill you take. But I think the main problem here is Full Clip is leading, I think. Yes. Amen. Even though lamang ang Omega dito ng siguro 20 gold. Etneb. Nakukuha ni Full Clip yung gusto niya. Well, actually nakukuha din naman ni JZ, but it's gonna depend on who's gonna make the first punch. Kasi again, nirerespeto pa rin nila yung isa't isa. Ang tataas pa din ng single target damage skills. I can't help but ang ganda rin pala tol, just want to mention pala yung Farsa natin, ano to, side lane na. Side lane Farsa na kay Aqua, so pwede ma-burst. Pwede ano, ma-burst. Yeah. And that means ano, more gold, more items early para sa Farsa. Aaray ka. Even if you are the... Actually, wala nga parang super tanky hero dito sa side ng Omega eh. Aaray pag may nalapagan talaga ng Predator Strike. Yata pinata si Curlsy dito. Sinumula na nila kasi alam na nila na may turtle eh. Kailangan na nilang ilaban to. Shinbu, that is the stun. Pero hit! Mamamara si Curlsy ah. Darating dito si Haze. Goes for Dexter. Okay, tinamaan ng Star Power Lockdown dun yung Kramer. Buti na lang, nampatay pa yung Kramer. Akala ko magsusubay pa yung Kramer bet. Yeah! Nakokontrol na nila ng mabuti ngayon itong Cyclops. I think alam yata ito ng mga membro ngayon ng Blacklist International. Arrow will not connect onto that Cyclops. Then I think wave clear na lang gagawin doon nila Eason. Yeah, cool down yung Star Power Lockdown. Gusto sanang kumuha ng push ng Omega PH Esports. Blacklist International, ang ganda ng decision nila na naghiwalay. Could have been sana na si Dexter lumapit kay Full Clip. Pwedeng dalawa pa sila nahuli. So, good decision making for both of these guys. Even Omega PH, hindi na sila nag-overstay. Alam nila na cooldown yung skills nila. Pwedeng mag-counter go ang Blacklist International. Shin, 4 minutes na. Wala pa rin nag-turtle. Wala nang Dragon Tail. Wala nang Dragon Form. The moment na nag-Dragon Tail doon si Curlsy, very, very basic rules of engagement, guys. If you are setting up for a gank, mag-antay ka kahit isang spell lang. Kasi kung in terms of trade lamang na kayo, that's how they did it after the Dragon Tail, that's the signal. Napakagandang control ng Blacklist dito sa top lane. Pero, men, sa kabilang ibayo, teka lang, bago ako kita, huli ata si Ajizi. Namahalam dito si Kamaru. Edward flickering out! Isang batok pa kay Hit, tinaga ng ita. Hamig na hamig na dito si Maring Hit, pero of course wala na rin pwedeng iba to pa ang mga taga-Blacklist. For a support, you really want that trade. Kahit anong mangyari, Full Clip leading by more gold against his enemy carry, level 9 against level 8. Pero onto the good part naman sa side ng Omega PH, mukhang masaya si Toshi against Aqua. Pero mukhang nabati natin kasi sabi ni Full Clip, "Kuya Manjin, saglit ah, hindi pwede mag-CS ito Toshi, bibisitahin ko na." Kinontrol nila yung bottom lane ngayon, lilipat na sila ulit sa top lane kasi gusto talaga nilang kunin itong top. Yak!
But I cannot but feel that Blacklist has the range, can respond. Aqua is still farming. Oh my. Resting like gusto ko na makita gaano ka-update yung feathered airstrike niyan. And right now, ang pinapunish nila is Curtsy. Walang iba. Curtsy has been impactful on the Yuzong kanina pa, di ba? Yeah, level 7. Level 7. Actually, si Aqua is level 7 din. It's still an even ball game pa rin. The next turtle is at the top lane. Both of these guys, they want to control it. Kasi doon nila makukuha yung next objective eh. Pero sa tingin ko, masyadong nadidistract yung Blacklist dito sa top. Si Toshi is having a great time sa baba. Pero madali kasi nakakabalik si Aqua. Nag-setup ng death brush si Aqua eh. Ayaw. Doon sa may gitna. Kaya may konting yakap na nagawa doon si Toshi. He can easily return with the wings by wings. And ang maganda lang doon, Toshi has the control on the crab. Oo nga. Toshi, the crab coin. Pero pwede niya abangan si Aqua. Pag eto si Aqua na pamalinang si ng lapit. Binibit. Jabated. Wala ng curse crow ha. Wala ng curse crow. Toshi. Ay! Chichi. Uli ka, Benchi! Hindi natin nakita sa camera eh. Pero kinarrow eh. Diba? Toshi, sinundot-sundot. Parang nakawalik pa ng magandang fishbowl na luto. Pero ayun na yun. Full clip would have to walk away. Napakasarap nun kapag tutusukin mo yung fishbowl tapos hindi effort yung tusok mo. Oh, ganun sorry. Yung arrow eh. Sobrang swap eh. Grabe yung tusok ulit. The spider sense is real eh. Kitang-kita sa camera eh. Toshi, sabi ni Toshi, oh, atakihin mo ako, atakihin mo ako. Pero sabi Aqua. Lamo, napanood ko na eh. Bait yan eh. Tapos si Victor ni Edward eh. Hindi na nararamdaman si Cyclops. Ramdam yata ng Blacklist yung talagang scaling nila eh. No? Ang mahirap kasi dito, Babs, si Cyclops, kalaban niya si Jean Grey. Uh-huh. Si Aqua. The Phoenix Force. The Phoenix Force is real eh. Jean Grey ba siya? Oo, si Aqua. Kaya pala, tapos ito si Eson, si Beast eh, no? Si Beast! Pagkira natin, nandito sila ngayon kay Blastoise, and let's see here, Curtsy, tapos na ang Dragon, onto another form, and now Toshi to the front line. Pumunta na rin si Aqua, lapit si dito, biglang na-pinto siya. And again, that should be it. That is the first major fight that we have, and no casualty was listed. Nag-ambahan! Kumbaga sa boxing, lumabas yung score, parehas 30 points. Ladies and gents, you are now witnessing high level Mobile Legends coming in from both of these teams. Walang masyadong nagkakapatayan eh, pero ano eh, legit eh. Legit move eh. Oh, gabig, pam. Yung unang ano mo eh, unang attempt mong tumusok ng squid ball. Oo, yun na yun. Agad, yun na yun. Pasok agad. Walang miss. Minsan kasi may mga squid ball na umiikot kada tusok mo eh. Masyadong pataling kantika. Tapos pag na-jackpotan ka pa ng mantika, talsik. Talsik ka, nako. Maparay ka rin. Hindi sulit yung benching kong bayan. Kaya sabi dito ni Full Clip, ganito tumusok guys ah. Ganito tumusok eh, ganyan tumusok. And this battle coming into the BOD, looking at the items, heptasis dito. Si Kuya Mawili po. Nakaka-miss yung ano. Nakaka-miss mag-baseball eh, no? Oo nga eh, wala na eh. Shoutout sa mga, ano, sa mga kids niya. Sa mga nating mag-baseballers natin, no? Sa mga manggagawa. ML Lords din yan, atol. Mga baseballers. Mga baseball. Iniintay ko na lang gumawa sila ng basketball team tapos tawagin nila yung sarili lang, baseballers. Tamang lapag lang sa kawa eh. Tapos ano na sila eh, one games na sila eh. Bahala na yung honesty system na lang. Yun natin dito, full clip goes in and the blade of Tempest impales the eye of Haze. And that's it, 1-5 na at maganda na ang control at ulma sa larong ito ng Blacklist International. Inaanap nila kanina pa na damage output na nandito nga kay Aqua at kay Full Clip. Easy crits, easy burst. Kahit gaano kakunat ang Omega PH Esports dito. Pwede. Pero, Hajizi, the wonder kid! Oo, piling Aqua. Pinatay ni Strider Rayo si Jean Grey. Oo nga. Marvel vs. Capcom na pala ang laro eh. Tignan natin dito, Full Clip going in. The focus isn't to hit. Tandaan mo, natak din yan. Ang ganda naman ang bump out na ginawa ka agad doon ni Hajizi. Before getting tagged by the arrow sa mukha dito ni Hinnings, binigyan ng Rubik's Cube sa may pinakalikod din. Immobilized na nagkita dito ni Toshka agad, and Edward will be able to flicker out. He won't be saying goodbye. Maraming pang buhay talaga dito sa Blacklist International.
And that's it. Marami nang nabato na rin yung Omega PhD Sports. Nagkaubusan na naman ng skills dito. Oh. Dexstar popping the good pathway. Toshi with the good star power. Star power lockdown. Stardust Dance. Ultimate. Falling Star Moon combo. But still, it was not enough. Nagkakaroon na ng mga sustain items dito. Look at the respect of both teams. But then again, lamang sa piyesa ang Blacklist International. The towers are gone. That's why mas lagi sila nauuna sa laban. May araw, Kuya Tosh! Takbo! Takbo hanggang may lupa! Tosh! Nawala na kaya, Tol! Wala na eh. Napapaligiran na yung bahay eh. Kita mo sa minimap, pinuwala na ng tao kasi siya ay isang dalaga, pangalan Esmeralda. Dito natin dito, coming in, Edward, since the OG Shadow Kill. Ang problema, walang ult ngayon. Yung main panel dito ng mga taga Mega PhD Sports, kaya naman lumapit ka agad dito. Si Full Clip, tuhog ulit after Blade of Tempest, tapos kantang mainit. Mula naman dito sa Perfect Airstrike ni Aqua. Buti na lang makunat ang harap ng mga taga Omega. Inilit na nila ilaban kasi alam nila na wala si paring Toshi. Ibang passing arrow. Coming in from Edward, pangalawang beses na yan, Edward! Pangalawang beses na napana on negating Omega PH from their plan. Yes. Same spot, doon sa Tri-Brush. You don't want that kung ikaw ay Omega PH kasi yun yung nagiging opportunity ng Blacklist to take team fights. Look at this, Toshi, he was sitting pretty well. Kaya gusto sana ni Toshi kontrolin yung side lane. Kasi he knows. But the problem, may vision control, ang daming ability ng Blacklist to see more parts of the map. May glorious part pathway sila, may far sa ultimate, may link, and then yun nga yung walang kasawaang pana. At yun yung naging problem. Yes. Meron na namang king victory dito. Wala lang Cyclops skill ha, wala lang Cyclops skill, wala lang star power lockdown. Sinalo ka agad, ibinato kay Dexstar, hit sa may pinakalikod. Alam ni Aqua yung doon, walang flicker round si Aqua ngayon, pero hindi na mahalaga kasi uhaw at bura na. Mga membro dito ng Omega, hindi pala anahuhay kay Ison, buhay lamang ang bawas doon. Slay si Aqua yung napatay dito ni paring Hit habang umahabol naman ulit kay Dexstar. Bumawi ang Omega, mga kaibigan. May pagbangon ng api. The gold lip doesn't matter, the only one is the kill. And Dexstar here, pinilay. Tingnan natin kung may mamamatay pang isa. Hindi na. And a 4-4 non-exchange, that is for Omega. Mr. Fundamental Hit kasama si Hap Man, Hap Amazing. On the damage, standing everything, at sumugod pa nga si Full Clip. Hindi pwede kay Mr. Fundamental yan. Hindi natin napapansin. 4-0 na pala siya, Shinbu. The Hilda from Heat, outplaying everyone from Blacklist International. Perfect spot to land the Wild Axes, to land the Planet's attack. Blacklist International, they thought that they had the damage, but no, hindi pala. All thanks to the Orkel, all thanks to the Curse Helmet, Heat, putting a clutch. All the thanks to that map din, kasi ang daming damo dun, promise, para kay Heat. Yun ang main enhance, pag maraming damo talaga, mga kaibigan, kita mo baka mabura, Iso naman na mag-flicker out, body block ni Dexstar, and I think that should be it. The Lord Enhanced now on its way, traversing for the mid. Yung isang capability ng Hilda na maganda, akala mo tank lang siya, pero hindi. Hindi niya kailangan ng damage item. So, may pwedeng part na hindi mo siya papansinin sa laban. At ayun yung nangyari. To the point na, sila, ikaw na nagsabi, ang daming damo. Kapag tumapit ka talaga sa damo, pre, kung saan ka mapupunta. Kaibigan, let's go work for Iso! Sa ngayon, ang ginagawang buo ng mga taga-blacklist. Just one outplay coming in from Omega PX and his girl's pathway, Shibu. Nako mga kaibigan, after the Black Dragon form, sinubukan nilang hindi lang i-break the code, kundi break the walls of Blacklist dun, Tol. Pero hindi nagawa, naka-flicker out pa. Dun si Edward, re-engage na ang mga taga-Omega. Pero that's it. They would just walk away with one casualty and take a breath. There dito sa laro after the death of Heat. Kumanta si Chris Jericho, break the walls break down. The walls. Oh, ang gawin ng Omega PH yun, but I think masyado rin silang naging malalim. They did not respect the capability pati ng Blacklist sa team fight burst na mangyayari. Perfect glorious pathway para kay Dexstar na pahalang, na
somatic, kung sino man ang tumapak doon, kapag sumubok maging deep yung Omega PH, mas slow at hindi makakaalis agad ng ilang segundo. So Dexstar, huge props on landing that one, yung super slow na kapag set up pa ng magandang depensa ang Blacklist International. Di na rin basta-basta nakaka-assassinate kasi talaga si Full Clip dito. Eh, yun ang problema. Okay. Kunat ang laruan, tol. Ipumakunachi na lahat. Ipumakunachi lahat sa totoo lang. Hindi na matutumba ang challenger. Kasi maipumakunachi. Si Ipumakunachi. Ganun na ang nangyayari dito. Kailangan na nila dito siguro ng mga items to burn down everything. A glowing wand, probably. You need crits and you need burst for both of the teams. Pero mas Omega na nagdidikta sila sa Rokno Girls. Pathway na naman, ha? Oh, so mag-imit nila, mga kaibigan. Eso sa may pinakaharapan. Sina dumagundan, Full Clip ng ult yata si Aqua. Nako, nalintik na. Pero tingnan natin, kita mo mura. Yung may pala dito na alam yung ninja. Mga kaibigan, for the Full Clip sa may pinakalikod. He wants to target auto haze. Of course, planets attack activated din. Pero ang layo na ng narating. Mga kaibigan. One is one. That is a side laner. That is an off laner against sa GZ. But I think Omega PH don't care kung sino yung namatay. Kasi lahat sila dito may damage. They're trying to find Full Clip. Full Clip. Okay, oh my god. Alam mo ang mahirap. Yes, Full Clip can kill a GZ, can kill Haze. Ang problema, no one can kill Heath. Wala silang marksman, wala silang continuous damage. You have Aqua, but that's not enough on the yield at all. It's game for the taking. And ngayon lang natin napansin na concussive blast pala siya. So dagdag extra damage then for their team. Promise, tactical. Tatagal pa to. And can I just remind everyone na Omega PH Esports ang may record ng pinakamatagal na game ng MPL. And it seems like we're going there. Parang na-foreshadow ata natin, Jinbu. Ganon ka lupet itong dalawang teams. Defensive items. Yung mag-question ni Toshi. Oo nga. Yung mag-question ni Toshi. Uy. Ito na, mga kaibigan. Toshi goes in. Tumalon para dito kay Edward at saka kay Aqua. Super pa rin. Abante dito si Kurgy. Ladies and gentlemen, ayan ang tinatawag nating setup, 4-bar setup. Pero ngayon pa lang din, darating naman sila Full Clip. At alam mo na may minion wave. Kailangan nilang i-cut. They went for the buff. Full Clip denied. Tapos Esun naman, he went for his Blade of Tempest. Grabe ang habol ni Hit. Galit na galit kahit sinong maliligaw. Sasapakin niya ng itak na bingaw. And that's it, ladies and gentlemen. That is the second kill. And I think Omega na has the control of this game. Hindi na pwedeng umayaw, sabi ni Heat. Yung ginawa ni Toshi, kakasabi mo lang, Sheep. Saksak patalikod, Pero imbes na mainis, sila yung nakakuha ng kills. Nice flank from Toshi. Hindi in-expect ng Blacklist. Actually, kanina pa siya nakakapag-lank ng sobrang lulupet na Falling Star Moon. Well, this kid. This kid is putting in the play. Full Clip, lumapit ha. Sana malalim yung Full Clip. Natali yung Yusong doon. Natali yung Aqua ngayon. Offlaners are saying goodbye. Pinch Boys panayo na lang dito after makapatay si Full Clip. Curtis was the one to sacrifice his life. Ayaw pa rin gawin ng Blacklist. I-give up itong Lord kasi mahihirapan na sila. Hindi sila makatabad. Look at Toshi. There is a buff sa Esmeralda right now para doon sa kanyang shield. And Toshi is utilizing it. Awesomely! Look at this man! Ang taas na ng health fight na kang Gluta! Gluta Toshi na to! Kulay puti! Puro shield eh! Defensive! Defensive! What? Ang taas na nung HP! Ilang bars yan? Apat! 4 bars! 4-bar setup! Yeah, man, it's a sure Lord here for the side of Omega PH Esports. They can totally give away that bottom lane chariot. And it won't be even taken in. By Full Clip. We went for the ult. That was almost. Tingnan natin kung may kill na makukuha doon. Toxic would be able to back up. Pero nashutdown naman din. And a killing spree secured as well by Full Clip. One kill. Minion wave. Goes for the push. Basag yata yung base. Yes. Makaraibigan defensa pala. Buti na lang. Muntikan pa ako, Kuya Shinbo. Isang one hit na lang. Pero men, kanina ko ine-question natin yung sabi natin, maagang Esmeralda. Yun pala ang plano. Late game Esmeralda. Against the shields. At mukhang basag na to. Omega PH still proving that they are a threat para sa laban natin na to, Shinbu. I think malapit
Tapos ah, oo ah. Then diretso ni Curbsy yung taas. And Igornado na lang. Battle of Attrition. Yung mga very interesting itemization here for full clip on went for that Malefic roar yata yun, mga kaibigan. Just so, ano? Halberd. Oo. Halberd and ano, Halberd and Malefic roar kasi alam niya na ano na eh. Grind time eh, at lugi na sila sa towers. Kailangan nila dito, isang magandang clash, maka-wipe out, easy basag. And again, mukhang ang hirap ng sitwasyon. 2K lang akalamangan ng Omega PH. Kanina no? Pa yan. Mababasag yung inhibitor turrets. Expect mo na yan against Blacklist International. But, yung base, I don't think so. I feel like, kaya-kaya pa rin dumipensa ng Omega PH Sports because that is the main, yan yung toughest convergence point ng laro eh, yung base. Yung base eh, oo nga. Kaya nagsama-sama naman yung Blacklist, okay naman eh. Yeah. Pero Shin, late game, ano na tayo eh. Full on late game. Mahihirapan ang Balmond dito. I think yun yung pinakamahirap sa Balmond eh. Kasi kapag nag-full on late game, yung threshold ng life points, hindi agad hindi agad pupunta doon. Kasi as na regeneration ng mga tao. Saka mataas na regeneration, oh. Kailangan mo yung naka-oracle pa mga yan eh. Oh, kailangan mo yung burst, kailangan mo yung Halberd, kailangan mo yung Ring of Durance para wala silang ano, wala silang regen talaga para ma-pull off yung execute. But the problem, meron kang Cyclops. Hindi ka maka-execute agad pag may Cyclops eh. Star Power Lockdown bago ka lumapit. At kahit pindot-pindot ka lang second skill Cyclops, okay na eh. Oh, at wait, ako, ayun na lang yung Cyclops! Yeah, they want the Cyclops. He's going in for that. The body block naman kagad nila. Hit at nila Curtsy. Mambout sila. Lumalayo na yung, ano, yung Blacklist International. But this is not good for them. Ako sa may pinakalikod, dinidisrupt kagad ni Curtsy dito. Pero kita mo may naging gate. Hindi pala immortality lang din din. Like, Dexter here getting dead. And of course, also a Fools na ginawa kay Essen. And now hit into the front line. That is gonna be the inhibitor turret. Nabubur. Na Omega PH. Ah, wow, round 2. Further airstrike dito. Tatakbo si Essen ngayon. Doesn't want to pop the immortality. Pero ng minion wave na paparating dun sa pinakababa. Pupokus yun kaagad ni HGC para may magawa na ring huling tulak dito against Blacklist. Nako! Ito na ba? Ito na ba ang gagawin ng Smart Omega? Inuna nila si Cyclops. Pero hindi nyo kaya ang leader ng X-Men. Sabi dito ni Hilly. Init nito. Yeah. Going down, Omega PH, pero namatay dito si Paring Haze. Pero Omega PH. They want to end this, there you go. Taking the victory with the adjustments that they did.